Ang LDRC is Livelihood Education and Rehabilitation Center. Nagkaroon naman ako ng idea sa facility para doon sa mga key areas, livelihood, education, healthcare, rehabilitation ng mga persons with disability. At sinama na rin natin yung mga near to disability. Ibig sabihin ito yung mga vulnerable sectors na iba pa. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agri-Akutya. Dinivide namin siya sa actually tatlo component. Yung una, yung livestock and poultry, which is yun yung native chicken raising para sa meat production. Then Rhode Island for egg production. Then we have also rabbit. Nagsisimula pa lang kami for alternative protein. Then meron din kaming vegetables growing. Ito nga, yung indoor hydroponics. Then we have also outdoor hydroponics. Then yung mga container gardening, rooftop gardening, then mushroom. Meron kami. Then we have also yung beekeeping, tapos yung mga ornamental plants, ginagawa rin namin. Meron din kaming organic fertilizer production. Kami yung basurero ng community. Yung mga kalat, kinukonvert namin into fertilizer ng community. Sinisegregate, nire-recycle. So these are part of the components namin. Vegetables growing, livestock and poultry, organic fertilizer productions, ornamental plants production, beekeeping. Ang fresh namin hanggat maaari binibenta, lalo na yung hydroponics, kasi para fresh from the farm, yun ang aming PR. Maniwala kayo, majority ng kliyente ngayon, mga community pa lang, community. Sa mushroom, pag na-harvest na yun, ubus agad yan sa community. Pero itong our plan is ma-expand yung market ng hydroponics aside from the community. Siguro sa tulong ninyo ma-promote na may regular talagang kumuha from restaurant or mga yung mga resellers. Baka gusto nila yung mga traders na kumuha. Kasi kung may sure market, mas lalong makakapagbigay ng livelihood programs. Then, siyempre, part of the harvest also, ginagamit sa daily consumptions ng mga nakatira dito, mga pamilya na nandito. Meron din kami feeding program. So, part of the harvest, yung mga healthy ingredients, ginagamit namin para sa mga children with disability and vulnerable children. Bago sila sumabak sa agrikultura, may iba pa silang negosyo. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon ng pandemya. Bago nag-pandemic, marami kami mga programa. Isa na dyan yung furnitures. Gumagawa kami ng mga school furnitures sa DepEd. Maganda ang kita, pero nangyari, pag pandemic, may mga training kami, may mga therapy, nawala lahat. Kawawa ang mga tao kasi hindi naman sustainable yung relief goods. Bibigyan mo kasi ngayon bukas, wala naman sila makain. So nag-isip ako ng paraan na, laki ng area, it's 5,600 square meter, it's almost 1 hectare. Tapos, may facility tayo. So, sinulatan ko ang DA hanggang binisita nila. O pwede. So, nag-invite din sila ng ibang partner like Latter-day Saints of Charities. Yun, I would like to really recognize their effort. Sila yung tumulong para mag-invest dito sa hydroponics. Mahal. Mahal ito, ang setup. Pero napaka-supportive nila. Then, siyempre, Bureau of Plants and Industry, Bureau of Animals and Industry. Sila yung mga tumulong in other attached agencies. Then later, pumasok na rin yung ibang mga social investors like hopefully TESDA, DOLE, DTI, Rotary Clubs, and others. Like you guys, no, na tumutulong. Malaki na itutulong. Si Ma'am Miss Pate Garcia ng Food Security and others. So in the span, agri-party list, no, in the span of short period, nag-increase yung profile. Maraming, lalo na nung napipicture sa Facebook, sa media, maraming lalo pumupunta. Actually ako, galing ako sa
magulang ko na mga farmers, lalo na yung nanay ko. So ako mismo, passion ko eh. Ang problema, nasa isip ko lang, hindi ko siya magawa. Nakayuko ako lagi, nag-iisip kung paano. So ito, parang nakikita ko, bakit ang person with disability ba hindi niya kaya mag-farming? So then nagpagawa ako ng pag-aaral sa Pilipinas, wala pa talaga. Even policy, hindi malinaw. So sabi ko, subukan muna natin dito sa urban agriculture. So itong hydroponics, nakikita nyo. Ang natural na design nito, mataas, hindi ka pwede. Pero ako, I can plant, I can harvest. So i-modify mo lang yung facility at gawin mong accessible. So pwede. Meron akong experiment din ngayon sa rural area. Itong urban eh. Titingnan ko naman paano rural. So, tapos integrated. Ibig sabihin, hindi lang ito parang pag sinabi mo kasing urban agriculture, akala mo gulay lang eh. May napansin naman kayo, may chicken, may rabbit, mayroon tayong iba-ibang component na pwedeng gawin. Kaya integrated urban farming ang ginagawa namin, organic way. Ngayon, ang isa pang ginawa kong innovation, cross-disability. Hindi confined lang into one disability. Hindi siya confined into one disability. May visually impaired, may deaf and mute, may physically impaired, may psychosocial, may developmental. Para lahat sila nagkakasama. Then, you will include also non-disabled. Kasi may mga some physical mobility challenges. So, yun ang nag-bridge ng gap. Yung mga non-person with disability naman, meron din sila palang disability emotionally, maturity, psychologically, depressed. Na nagkakaroon ng tinatawag na, kumbaga sa halaman, parang sa biology, symbiotic relationship. The carbon dioxide will be provided to the plants and the plants provided oxygen to the animals. So parang ganun na nangyari dito. Nagkakaroon ng inclusivity ang agriculture. So maganda ito, sana mapalawak, mapaayos. Para ang tingin sa person with disability, hindi yung nililimusan mo lang, hindi kaawa-awa, hindi yung mukhang charity and welfare. Pwede pala maging farmer. Ito, maganda tong hydroponics kasi controlled environment. So that means you can produce, yung indoor, you can produce throughout the years. Pero medyo may kamahalan din ang inputs nito, lalo na yung kuryente. Pero kung meron kang tuloy-tuloy na merkado, haya, walang problema. So number one challenge is market. At number two, siyempre, hindi naman pa nagtanim kami, nag-alaga ka ng hayop. Bukas eh, meron na. Parang bibilang ka pa ng certain months to harvest. So, revolving capital is also required, needed. Kasi may mga tao kang kailangan pasweldohin, pakainin. May mga basic needs sila. Yun ang wala kami. So, yun ang inaayos pa namin, na magkaroon kami para mas lalong maayos sa mga tao. Meron kaming, kasi ang dinonate sa amin ng gobyerno, puro in-kind eh. Walang cash, eh, whether you like it or not, kailangan mo pa rin. Pero hindi naman kami nang maangal. Naghahanap kami ng paraan para ma-convert yung ibang product namin into past cash. Ang kayamanan ko na lang, yung gusto ko lang magsilbi, siguro yun ang capital ko. Marami akong taong napapaniwala na mag-support. Kaya sa amin ngayon, nag-iisip kami, napansin nyo sa school chair, hindi na kami makagawa ng school chair. Kaya ang ginawa namin ngayon, nag-develop kami ng other product. Plant stand, pwede kami gumawa ng mga vertical wall farming, yung meat shop table, pwede pa nga kami gumawa ng rolling store, i-welding, ikakabit sa bisikleta. Nag-iisip na lahat kung ano na lang pwede mapagkakitaan. Yun lang ang pwede namin magawa. But still a very painful system kasi gusto mong tumulong pero ang resources mo kulang. Kahit sabihin mong hindi yan problema, problema yan eh. Kailangan kumain ng tao araw-araw. Kailangan niyang ayusin ang pamilya niya, mag-aaral ang anak niya. Magkakasakit siya. Mabuti na lang, may mga kapartner na rin ng mga hospital. Isa sa malaking hamon sa kinabukasan ng LERC ay ang paggamit ng gusali na hinihiram lamang nila sa gobyerno. Meron itong USIPRAC agreement which I signed last 2003. So ang ending nito is 2028. So kung ano na ngayon is 2023, that means we have only about 5 years. But we are trying to
lobby for the renewal. Kasi wala naman silang gagawin eh. Ngayon, ang sabi namin, siyempre, kung may plano ang gobyerno, wag naman yung parang papaalisin nyo. Bigyan nyo ng, kung gusto nyo talagang gamitin ito ng buo, ilatag nyo, open and transparent. Kasi ang nangyayari, mga underground eh, plans, hindi nila latag ng maayos. Pangalawa, kung gusto nilang gamitin talaga in pool, ilipat nila sa isang permanent, comfortable relock sites. Para hindi naman magsisimula ulit sa zero yung mga naghirap na rito, yung mga tinulungan. Yung pangatlo, gusto nila sharing na lang. Kung plano nila rito, joint na lang. Huwag na lang nila, kung poverty alleviation ang programa nila, di magtulungan na lang. Ganun. Pero unfortunately, honestly, ayokong pagandahin yung building. Kasi ngayon pa lang, hindi pa maganda nung na-develop na marami na nagkaka-interest. How much more pag dinevelop mo? Ang point ko lang, kung naniniwala sila na ang person with disability ay state obligation at saka yung mahihirap, dapat ipakita nila, huwag nilang sabihin lang. Gawin nila. No? Hindi natin nila lahat sa gobyerno, lalo na mga politiko. Yung mga politiko, kasi nung sila ay nangampanya, tutulong sila sa tao, ngayon nila sabihin yan. Gawin nila, huwag lang nilang sabihin. Ano ang market ng LERC? Community, simbahan, at as other organization. Kasi may mga grupo dito sa community. Mga parents din sila. Bumibili sila.